Guys, napansin nyo ba na wala na yung watermark sa aking screen? Galing yan. Wala na aking watermark para sa ikagaganda lalo ng inyong panunood sa aking mga gagawing video. At tara guys, samahan nyo ako at puntahan natin muli yung Quezon Memorial Circle guys at lahat ng libutin muli ang napakaganda paligid nito. Bago ko sabihin sa inyo kung sino ba talaga ang kauna-unahang presidente na nagbigay ng minimum wage sa ating bansang Pilipinas at kung magkano ang kauna-unahang minimum wage sa ating bansa. May dalawa kayong pagpipilian. Ang dating presidente po ba na si Manuel Luis Quezon? O ang dating presidenteng si Elpidio Quirino? Balik po tayo dito sa Quezon Memorial Circle, guys. Ganda ng tanawin dito, guys, oh. Diba? Tatas ng mga puno. Ito yung binabalik-balikin ko rin dito. At sa gabi, napakaganda nito eh. Ito yung pinakamalaking fountain dito guys. At napakaganda ng flow nito pag sa gabi. Iba-ibang kulay. Nakakaaliw guys. Sarap pagmasdan, di ba? Nakakawala talaga ng stress, oh. May iba't ibang mga halamang binibenta rito. Ayan, oh. Dito naman tayo sa pasyalan ng mga bata. Halatang wala na talaga ang COVID pandemic at malaya na tayo sa lahat ng bagay ngayon. Pwede na tayong hindi magmas. Nakakairita kasi sa mukha pag may maska eh. Lalo pag pinapawisan tayo, dumidikit yung pawis sa mask. Tapunta tayo doon guys at ating tingnan yung kasalukuyang nagaganap dyan sa mga palaruan ng mga bata. Yan, no, malaya na, di ba? Noon, distansya ng distansya. Ngayon, eh, okay na kung magkakadikit na tayo lahat. Ito, tingnan nyo naman, no? Di ba? Open na tayo sa lahat ng bagay. O, diba? Mga bata, matanda, open na eh. Dalaga, binata, ito, dito sila, oh. O, diba? Ayan, oh. Parang walang nangyari. O. Tingnan natin doon sa banda ron. Dami pa rito, oh. Ayan, kukulit ng mga bata. Ayan, oh. May malaglag kayo dyan. Paisa, oh. 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 Yung kukulit talaga. Ganyan kasi talaga pag mga bata. Ganyan din kasi tayo nung kabataan natin. Wala tayong inisip kundi ang maglaro ng maglaro. Ayan, oh, si tatay, sinasamahan niya yung anak niya. Katibayan, nung dati pa rito, dinadala ko rin yung mga anak ko rito. Pero kukunti pa yung ano, yung palaruan noon eh, mga padulasan, yan. Pero ngayon, sobrang dami na.
at sobrang tao dito ngayon, no? Parang hindi nagdaan yung pandemic na, no, na COVID. Daming tao talaga. Kayo, punta rin kayo dito. Sama nyo yung mga pamilya nyo. Message. Napakasaya rito, guys. Ayan yung bata, oh. Oh, pambilis umakyat. Sa padulasan. Hello? Hoy. Oops, dahan-dahan lang. Yung iba nga, hindi na talaga nagmamas at talagang kitang-kita na na talagang wala na tayong nararanasang COVID at talagang nakalipas na. At ingat pa rin kasi protection din niya sa ating sarili. Meron pa rin naman gumagamit ng mask. Pero di na katulad ng dati. Nasa inyo na lang yan kung magmamask kayo o hindi na. Malaya na tayo sa COVID. Hindi kayo magjowa tong dalawang to? Ano't ano pa man, mag-aral muna kayo mga anak. Mahirap ang buhay ngayon. Ang kulit tong isang to. Di niya inisip baka kumapano siya pag nahulog. Ang sarap panoorin tong mga batang to. Oh. Ang gagaling. Uy, sayang, nalaglag nga lang. Sobrang high-tech na ng mga lobo. Gaganda. Kaso hindi yata interesado si kuya kaya hindi bumili. Ganda ng lobo. Hindi katulad ng dati. High-tech na ngayon . Teka, may nawawala yata ang bata. Sa kaya magulang nito. Nayaan lang yung bata. Diba? Pero teka, may napansin ako. Nangangaral yung Indiano. Galing magluto niyan, guys. Bilib ako dyan. Ito talagang sporter talaga mga Pilipino. Mahilig talaga sa sports, lalo na sa volleyball, galing . Galing talaga umampas. Oy, 'di ba? Relax, relax lang. Pero tingnan niyo tong isang mamang 'to, naka-black. Siguro broken-hearted din 'to, guys. Tingnan niyo tong dalawang senyor, nakalaya na. Dati, sa bahay lang sila. Bicycle station, Yung babae, nagtakip ng ilong, Wala akong putok, ha? Napakasaya talaga rito. Parang wala nang katapusan, Ang kasiyahang nakikita mo, lalo na yung mga kabataan. Yan, tulad niya, grupo . Yan ang mga makikita mo rito. Ano yung ginagawa to isa? Hi! Hello? Diba? Yan, Parang wala lang. Walang problema. Dami dito. Tingnan nyo, guys. Umpukan ng tao. Biro mo, after 3 years, ngayon lang sila nakakagala ng ganito. Diba? Dami. Mga estudyante pa, talagang napakasarap dito, napakasaya. Kahit mag-isa ka lang dito, maglakad-lakad, masasayang ka . Naaalala ko,
Noon, dito ako nakipag-eyeball noong kabataan ko. Oo, di ba? Ayan pa, oh. Oo. Sama pamilya, oh. Grupo-grupo sila eh. Ha, si Mamang Guard. Babantay din siya rito. Hello? Picture-picture. Yun, may mga CR dito, bawat kanto o lugar dito sa park na ito, guys. At kung maihi ka, punta ka lang dyan. Ito parang ginagawa ngayon yun eh. Jesus Crusade, yan. Grupo sila, oh. Mga kabataan, saya-saya talaga. Ayan, oh. Ang luwag dito, guys. Napakaganda talaga. Guys, may napili na ba kayo sa dalawa kung sino ang nagpatupad ng minimum wage sa ating bansa? Si dating Pangulong Elpidio Quirino ang siyang unang nagpatupad ng minimum wage sa ating bansa noong April 6, 1951 sa kanyang administrasyon. Ipinasa sa batas ang RA o Republic Act No. 602 sa Pilipinas. Isinusulong din ito ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pagsasabatas ng minimum wage noong August 19, 1936 sa kanyang pamumuno o administrasyon, ngunit hindi po ito natuloy-tuloy hanggang siya ay magkasakit at namatay noong 1944. Kaya si dating Pangulong Elpidio Quirino ang naturingan na siyang unang nagpatupad at nagsabatas ng unang minimum wage sa ating bansa. At alam niyo ba kung magkano ito? 4 centavos lang po. Sa Manila, 4 centavos. Pero sa kalapit na probinsya ay 3 centavos lamang. Pero nakakalungkot man yung sabihin, guys, na kahit medyo mataas na ating minimum wage ngayon, umaabot na halos na 600 a day, kulang na kulang pa rin po sa atin ngayon ang ating mga kinikita. Lalo-lalo na yung mga maraming anak na mga magulang dyan na pinapaaral ay talagang kulang na kulang. Pang budget araw-araw, pamasahe, tubig, kuryente, at yung mga walang bahay dyan na nangungupahan lamang, guys. At magdasal na lang po tayo na makasurvive din ang ating bansang Pilipinas na kung sino man po ang maging presidente natin, at tulungan po natin at ipanalangin po natin sila na sila po'y gabayan at sila po'y makasolve ng ating mga problema sa pang-araw-araw natin, guys. At ito po si Kuya Mick na muli nag-aanyaya sa inyo na suportahan niyo po ako sa aking mga gagawing vlogs. See you next vlog!